Ayoko talaga ito, pero walang choice eh. Walang choice, kailangan kong banatan. Anyway, eto ha, si Rabia Mateo. Okay? Itong si Rabia Mateo ang Miss Universe Philippines 2020. Okay? Nagkomento siya nung February 16. I heart all pink. Hi, Banat Bay. Shoutout po sa mga taga Bay Area, US and Batangas, Philippines. Thank you very much po. Ang sabi niya, I do respect the president, but I completely disagree with that. Ano daw po yun? Yung tungkol dun sa babae na hindi kakayanin ng babae ang magiging presidente ba? I won't agree with something like this because I know my capabilities and strength as a woman. We need female leaders and leaders who will put their emotion into making decision. Nalaglag ako doon. Ay, sorry. Nakita yung ano ko. Doon ako nalaglag. Hmm? Mamaya. Because it's not all about the experience. Sometimes you really need to put your emotions and be the mother of your country. Ano ba yan? Buti na lang beauty queen ka. Te, buti. Bakit? Nag-excel ka sa kagandahan. Okay? Oo, maganda ka. Okay. Okay, you're so beautiful. Yun lang. Yun lang ang komento ko. You're so beautiful. Pero in terms, okay? In terms of your logic, I don't think your beautiness and your logic are in complement with each other. Kailangan English kasi English speaking to. Baka sabihin niya, hindi ko pinapantayan yung kanyang level of thoughts. Ha? I don't think Miss Universe Philippines 2020 Mateo, I don't think your statement is correct. Why? You know why? First of all, you are correct in saying maybe in your own capabilities, you are capable as a woman. Okay, I can accept that. Maybe you are strong as a woman. Yes, I can accept that. But with the letter B, as in but, huh? Saying that we need leaders who will put their emotions into making decision is such a stupidity. That is so is. Sorry, but it's true. It's so is foolishness. Okay, foolishness na lang para mas maganda. You know why foolishness? It's because as the Bible says, the heart is deceitful. It's not me who said that. It's the Bible, inspired by God. Ano ibig sabihin ng inspired by God? It's from God Himself that the heart is very deceitful. Sa madaling salita, Madam Rabia Mateo, ang bansa ay kahit kailan hindi dapat pamumunuan ng damdamin o emosyon. Bakit to? Kasi may mga bagay na sa tingin mo ay tama, sa emosyon mo ay tama, sa iyong pakiramdam ay tama, ay maaari itong mali sa pananaw ng batas. The law is not based on emotions. You know why? You know why? Sir, answer. Why? Everyone say, why? Because law is sometimes
very strong. Ang batas po kasi minsan, ho, Madam Tagalogin na kita, siguro naman marunong ako mag-Tagalog, ha? Kaya hirap na hirap na po ako. Sa tingin ko po, ang batas po ay hinding-hindi ho kahit kailan dumedepende sa emosyon. Bakit po? Dahil ang batas po ay malupit. Ang batas po ay hard. Ang batas po ay hindi pa pwedeng maawa. Ang batas ay batas. Kaya nga ho, kung titingnan ninyo ang simbolo ng hustisya, ito yung nakaganyan yung may timbangan na hawak. Alam nyo kung bakit? It's because you do not look based on things, okay? You do not look based on people, but only because of facts. Kailangan daka-facts ang lahat ng bagay. Minsan, kahit matanda, kahit may sakit na, kung ito'y may ginawang krimen, hindi mo pa pwedeng sabihin nakakaawa itong matanda na ito o di kaya itong merong sakit na ito. Hindi ho pa pwede yun. Bakit to? Hindi ho pa pwedeng maawa ang batas. Dapat i-apply niya ito kahit sino pa man itong tao na nagkasala. Hindi ho pa pwedeng sabihin natin, pagpasensyahan natin si Lolo kung meron siyang ginawang hindi maganda sa kanyang apo. Dahil nakakaawa naman si Lolo. Ha? Ay, nakakaawa, may emosyon. It can never happen. That's why the president said, emotion is important. Ibig sabihin sa mga babae na nahihirapan nga. Sabi niya nga, although according to him, although in that area, that is a little bit questionable in my part. Pero, honestly, may punto ang ating Pangulo doon. Bakit to? If you would remember, dati nga eh, sabi nga nila, dati to apply in a work, you have to have a strong IQ. Intelligence o yung IQ, sabihin utak. Okay? Pero ngayon, ang inaano na is isa pa kailangan malakas daw ang EQ mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka pwede yung emosyonal. Dapat malakas ang EQ mo pagdating mo sa iyong trabaho. Trabaho pa lang ito, ha? Paano pa kaya kung mamumuno ka na? Hindi pwede yung emosyon mo na basta-basta lang, ay, ang pakiramdam ko, ganito dapat. Maybe you are mistaken with emotions and malasakit. Okay? Bakit to? Iba ho ang emotion sa malasakit. Ang malasakit po o yung kaya sabihin na natin sa salitang English, yung salitang empathy. Marunong kang makidalamhati dun sa tao, sa mga kababayan mo. Tama yun. Hindi ho yun emotion per se. Alam mo sa emotion nga, ito ha, tandaan nyo ito. Emotions. Marami nga hong pinapahamak yan ng mga kababayan natin. Alam mo ba? Marami nga hong nabubuntis ng maaga dahil sa lintik na emotion na yan. Ha? Bakit to? Itong si Nene na malungkot. Ayan na. Malungkot na malungkot si Nene. Bakit? Laging pinapalo ni mother o kaya ni tatay. So malungkot si Nene. O kaya halimbawa si Nene biglang namatayan na isa sa magulang niya. O yung kuwari, yung nanay niya. Siyempre, emosyon na ito si Nene. Aba, darating naman si boyfriend. O kaya si lalaki. Sabi niya, it's alright. You can bring out your emotions to me. Ayan na si emotions. Sige lang, it's okay. You can talk. Ilabas mo yan. Inom tayo, ilabas mo yan. Bandang dulo, yung lalaki na ang nakalabas. Yung totoo. Dahil nga, emotion ang pinairal. Ano nangyari? Nadisgrasya si Nene. Kung emotion ang paiiralin mo, madidisgrasya ang bansa natin, te! Sabi ko sa'yo, stick to your craft! Ha? Maling-mali ho na ang emotion ang pinaiiral para mamuno. Hindi ho emotion. Utak. Hindi ho ang malasakit na word o empathy ay emotion. Iba ho yun. Ngunit datapwat subalit. Sabi nga ni Nancy Sumampong, katulad ba ito ni
ni ano yung nadehadong kababayang OFW natin nung pag-uwi dito, biglang in-interview ng isang broadcaster at tapos ayun na. Oh, nayari na siya. Pinoy farmer, bilhin na kayo ng gulay. Oh, ayan. Oh, di ba? Totoo naman eh. Oh, nung umuwi yung ano, syempre yung kababayan nating OFW, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya. Pagdating niya dito, talagang tuliro siya, depressed siya, frustrated, napauwi ng gobyerno dahil nagka-problema, bla bla bla. Pagdating dito, in-interview na isang broadcaster. Pagka-interview, ayun, tinanakan na di umano. Anyari, emosyon na naman iha. Emosyon na lang ng emosyon. Puro emosyon. Maraming pinapahamak yung emosyon na yan. Te, alam mo yung mga emosyon-emosyon na yan na sinasabi mo? Na sinasabi mo pa, but it's not all about experience. You really need to put your emotion and be the mother of the country. Te! Alam mo ba pinahamak tayo niyan nung panahon ni Cory Aquino? Yung magkaisa, iyak-iyak pa tayo. May pabulaklak-bulaklak pa na ibinibigay doon sa mga tangke. Anyari, pagkatapos ng 6 na taon, ano, naging kurap lalo ang bansa natin. Bagsak lahat. Napunta lahat sa mga oligark ang mga pagmamayari. Na dati nasa gobyerno, nasa oligark na ngayon, oh. Ano resulta? Ayan, ang mahal-mahal ng kuryente, ang mahal-mahal ng tubig. Oh, hindi nagbayad ng tax ang ilang mga malalaking kumpanya. Bakit? Kasi sa magkaisa, ibang mamaylayang lumipad. Oh, dahil sa lintik na emosyon na yan, te. Sasabihin mo, emosyon ang kailangan para itong bansa natin ay maibangon? Ano ka, te? Doon ka nalang pumasok ka sa Pinoy Big Brother. Doon, sige, mag-emosyon ka na mag-emot doon. Lahat na lang na pumapasok doon, umiiyak lagi. Tingnan mo, te, ang kasaysayan ng bansang Pilipinas dahil sa lintik na emosyon na yan. Naglagay pa tayo ng Pangulo. Na ano, te? Artista, bakit? Kasi ang gwagwagapo-gwapo, nakakatawa siya. Nakakatawa! Ano nangyari? Oh, sige, ano? Sugal dito, sugal doon. Emosyon ba, te? Emosyon? Ay, nako, naiinis ako. Wait. Bohemio 21. Ito. Sorry, may tatamaan ng konti dito. Pag huwag kayo magagalit. Ito, binabanatan natin yung lohika niya. Yung logic niya. Yung argumento ni Madam Rabia Mateo. Pero parang awa naman, mga kababayan, mga DDS, mga supporter ng ating Pangulo. Huwag niyong daanin sa ad hominem ang banat sa kanya. Sa totoo lang, napakababaw. Nabibwisit ako nung nabasa ko yun. Nabibwisit ako pag babanata natin itong argument niya at sasabihin natin kasi ang pangit o kasi retokada. Sorry, pasensya na. I'm not like that. Okay? Hindi ako, ibahin niyo ako sa ibang Duterte supporter. Ricardo Rafael Marcelo, Banabay, keep up the good news. Maraming salamat to. Proud Filipino yun, Orlando, Florida. Pakibati naman ako. Pasensya na ho, pero naiinis ho ako sa mga mabababaw na babanatan itong si Rubia dahil sa kanyang pagsusuot, anyo, o di kaya itsura, o di kaya retokada. Hindi yon ang tamang pagbanat o pagbatikos sa tao. Bakit? Kababawan ho ang tawag doon. Hindi ho yun ang dapat na klase ng argumento. I-argue nyo yung sinabi niya, hindi yung pagkatao itsura niya, pangit siya, ganun. Ano to, gago lang? Sorry ha, hindi ako ganun. Pasensya na, pero busit ako sa ganun. Tamaan na kung tamaan.
naman ho kasi yun. Oh, eh, bakit sasabihin mo? Bakit si Pinoy ako baglit sinasabi mong pangit? Si Pinoy ako vlog, merong kinaugnayan yung pangit na issue sa kanya kasi nagdemanda ho siya kay Franco Mabanta at sinabi niya na ganito, sinabihan siya ng pangit at sabi ng usgado, hindi ka dimadimanda yun. Sa madaling salita, legally pangit siya. The way it was somehow express, okay, by the court. Dahil hindi ano eh, hindi guilty si Franco nung sinabihan niya na masagwa ito si Pinoy Ako Vlog. May ugnayan yung argumento, ha? Pero kung babanatan lang natin ito, na wala namang kinaugnayan yung pagsusuot niya, damit niya, mukha niya, abay, gago ka. Sorry, totoo yan. Pasensya na, ha? Pero hindi ako ganun. At sana naman, no, tayo graduate na, tayo mga Duterte supporter. Hindi, eto na lang. Tayo mga banateros, wag ko tayong ganun. Yun lang. Banata natin, totoo naman, mali naman talaga yung sinabi niya. Mali ho talaga ng emotion, strong. Hindi ho, okay? Hindi ganyan. Hindi naman talaga emotion ang ginagamit. Sir, how about Kaki? Oh, ano naman ako sinabi sa kanya? Ang sinasabi ko kay Kaki, mas maganda yung rendition ni KC, oh, di ba? Totoo naman, mas maganda yung rendition ni KC, ah. Ayun ang comparison. Oh, maganda yung, kasi pinakinggan ko yung ano, ay, favorite ko kaya yan, yung Mr. DJ na ain't no inanya. Oh. Di ba, totoo naman. Kasi ito, honestly, busit ako dito sa komento niya na ano yun. Ito sinasabi niya na emotion. Alam mo, in every way, mga kababayan, ha, sobrang maliho nito. Sa lahat ng aspekto ng buhay natin, mapa-espiritual, mapa-physical, mapa... Lahat to eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam mo ba sa lintik na emotion na yun, maraming tumaba? Oh, totoo ito, ha? Oh. Number one na nakakataba sa tao is yung emotional eating na tinatawag. Do your research. Ano yung ibig sabihin ng emotional eating? Yung pag na-depress ka, you want to feel good, so you would eat your favorite food. Diba, minsan pag nalulungkot ka, ay, order akong pizza. O kaya tsokolate. Kasi nga, yung hormones mo na nag-feel good, lalabas pagka kumain ka. O ano nangyari sa'yo? Naging feel good ka nga, tumaba ka naman. Oh, yun ang tinatawag na emotional eating o kaya stress eating. Okay? Do your research. Diyan ang dahilan kung bakit ako tumaba nung dati. Kasi bakit? Eh, pagka nababad trip ako, pag napapagod ako sa trabaho, kain na yung pansit kanton! Pansit kanton, pakanton ka ng pakanton. Mahilig ko kasi ako sa pansit kanton nun eh. Wala akong biro, tatlong pansit kanton kinakain ko. Ay, siyempre, sarap. Diba, pagka kumain ka ng ganun, nasarap-sarap, parang you feel good. You feel good, pero ang taba-taba mo na. O, di ba? Second, aside from tumataba ka dahil kumakain ka, emotional eating, pagising mo sa umaga. Sige, sino sa atin ng pagising sa umaga? I feel strong! I want to exercise! Ha! Laban! Laban! Sige na! Sit-ups ka agad. Pag nagising kayo, sige nga ho! Sige, sino sa atin ng ganon? Papakasinungaling nyo po. Di ba, pagka nagising ka, you feel tired, pag, yung, pa, ano, emotion ka na ito, kaya kang gumising. Alam, walang gigising. Kaya kang gumising. Walang gigising. Kaya nga sa atin, maraming pag nagising, di ba, unang tinatakbuhan, kape, kape, kape. O, di ba? Bakit? Kasi gusto natin, yung diwa natin, lumakas, alam mo yon, maging hyper. Meron ba sa ating yung paggising natin, I'm hope, I'm hype, I'm hype, I'm the best warrior. You know, focus. Life is about focus. Oh. Ayan si Jay Fitness and Lifestyle. Siya lang pala, siya lang. Di ba, oh? Hindi, yun na sinasabi natin, ang emotion na nagpapahamak sa tao. Ah, emotion, magpapamak sa tao, sa pamilya. O, bakit? Pamilya. O, sige, balik tayo sa pamilya. O, sa mga pamilya, minsan, no, di ba, meron yung sawakan, na. Kasi sabi nga nila, too much of you would destroy relationship. Sometimes, kasi pagka malagi na kayo magkasama, masyado na kayong sanay sa isa't isa, ang hirap na humagmahal. Honestly, ah, ang hirap pong
pagka lalo na nagkakairitahan na kayo, yung hindi pa nagsasalita, nairita ka na sa kasama mo sa bahay. Ah, inis ka na inis ka. It's because of your emotion. Kaya nga eh, love will never be about emotion. Why? Nawawala ho yan. Maraming nga naghihiwalay dahil feeling nila ang love is emotion. Alam niyo ba yan? Dahil sa lintik na emotion na yan, dumadami ang KTB, dumadami ang Betka, dumadami ang Spa All. Bakit? Emotion. Bakit? Nawala na kasi yung excitement noon sa aking jowa na niligawan ko. Talagang tumatayo-tayo ang buhok ko, tumatayo-tayo ang lahat ng parte ng katawan ko. Bakit? Excited pa ako eh, dito sa jowa ko, excited pa ako sa asawa ko. Eh lahat yan, emotion, nawala lahat. Oh, ano nangyari? I don't love her anymore. I don't love my wife anymore. Why like this? Why like that? Oh, anyare, hanap ka ngayon ng iba. Bakit? Nag-depend ka sa emotion. Lintik kang hinayupak ang animal ka. Oh, totoo naman, di ba? Lintik na emotion niya. Marami na bubuntis pag February 14 dahil sa lintik na emotion na yan. Ang dami nagbe-bet ka, bakit? Wala na kasi yung ano eh, thrill. Eh, di ba? Ito, ito, sa mga lalaki. Hinahanap nyo yung thrill na yan eh. Pag ikaw nasanay ka na sa thrill, hinahanap mo yan sa love, yan ang isang reason kung bakit ka magkakaroon ng kabit. Bakit? Hinahanap mo yung thrill. From time to time, hahanap-hanapin mo yun. So, doon ka sa bawal na pag-ibig. O, di ba? Kasi bakit? May thrill. Gusto mo sa kitchen. Gusto mo sa garahe. Gusto mo ko sa puno. Bakit? Yung thrill hinahanap mo. O ano nangyari? Napahiya ka. Kulong ka. Bakit? Ginawa mo sa puno. Diba? Sa lintik na emosyon na yan. O, kung yung mga simpleng bagay na yan, sinisira ang emosyon. Te! Pagpapatakpoy pa ng bansa, emosyon ang paiiralin mo, te! Umayos ka, te! Yan o ang sinasabi ko ho sa inyo na dapat ina-argue natin yung kanyang argument. Hindi tinitira natin dahil sa itsura niya o kaya dahil sa fashion niya. Punyeta kayo, sorry ha. Pasensya na kung naiinis ako sa ganyang klase. Ayoko na magsalita. Baka may mabanggit na akong pangalan. Pwedeng uminom? Wala ba magpapakomersyal dyan? Para magkomersyal tayo, masyadong uminit yung ulo ko. Ay, at least malinaw na ho, ah. Malinaw na ho yung sinasabi ko sa inyo, ha? O, oh, yan. Oh, next.